Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang tao para sa pera? Sadyang kapag pera na talaga ang usapan, hahamakin ang lahat, maangking lamang ito, kahit pa ang itaya ay ang kanyang sarili. Tulad ng kwento natin ngayon kung saan umabot sa pananakit sa sarili ang ginawa ng babaeng ito, makuha lamang ang perang inaakala niyang makakapagbigay ng ginhawa sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na ginhawa, paghimas ng rehas ang kinahinatnan niya. Paano nga ba siya humantong sa ganoon? Makuha lamang ang kanyang gusto. Narito ang aking kwento. Siya si Julia Adlesic, 22 taong gulang mula sa bansang Slovenia. Napakaganda niyang babae, kaya naman hindi mo aakalain na may kapasidad siyang sirain ang kanyang sarili para sa perang hindi naman kanya. Bago iyon mangyari ay sinasabing dati na nilang gawain ng kanyang nobyo ang panloloko para magkapera. Ginagamit niya ang kanyang ganda para makapanloko ng kapwa at kasama niya sa mga gawain ito ang kanyang boyfriend, si Sebastian Abramov. Ngunit sadyang walang kasiyahan ang mga taong kumikita ng perang hindi nila pinaghihirapan. Kaya naman ang malaman ng dalawa na malaking pera pala ang nakukuha mula sa insurance payout, doon na sila bumuo ng plano kung paano nila ito maisasagawa. Nagsimula ang maitim na plano nilang magnobyo noong 2019 matapos siyang kumuha ng 5 magkakaibang insurance policy. Nasa 925,000 euros lang naman ang maaari niyang makuha mula sa mga ito kung magkiklaim ng disability. Isa na nga doon ang pagkaputol ng kamay o paa na dulot ng isang aksidente. Kalahati noon ay agad na mapupunta sa kanya sakaling mapatunayan ng insurance company na iyon ay lehitimong aksidente habang ang kalahati ay buwan ang ibibigay ng insurance company. Ngunit bago ito mangyari ay nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga insurance company. Ngunit tila ito ang hindi napag-aralan ng magnobyo. Isang umaga, isinugod ng kanyang nobyo at ng kanyang ama si Julia Adlesic sa ospital dahil sa aksidenteng pagkaputol ng kanyang kamay hanggang sa itaas ng kanyang pulso. Sinabi nila sa doktor na nangyari ang insidente matapos itong aksidenteng maputol ng isang circular saw habang nagpuputol ito ng mga sanga ng puno sa kanilang bakuran. Ngunit ang ipinagtataka ng mga doktor, hindi nila dala ang naputol na kaliwang kamay. Nakalimutan daw nila itong dalhin dahil sa pagkataranta at pagmamadali. Agad namang tinungo ng mga pulis ang pinangyarihan ng insidente. At mabilis na dinala ang naputol na kamay sa ospital, kaya't naikabit muli ito sa kanyang braso. Doon nagduda ang mga investigador dahil lumalabas na sinadya nitong putulin ang kaliwang kamay para makuha ang pera mula sa 5 insurance company. Nakita rin ng mga investigador na bago maganap ang insidente, nag-search ang kanyang boyfriend kung paano gumagana ang isang prosthetic hand, bagay na iniuugnay ng mga ito sa sadyang pagputol sa kamay ng kanyang girlfriend. Dahil sa suspetsyang iyon ng mga investigador, sinampahan ng kasong insurance fraud si Julia. Sa kanyang paglilitis, inihayag niya ang pagiging inosente sa isinampang kaso laban sa kanya at sinabi niyang hindi niya sasadyaing putulin ng kanyang kaliwang kamay dahil walang sinuman ang may gustong maputulan ng kamay. Nasira daw nito ang kanyang kabataan at ikinalulungkot niya raw ang nangyaring aksidente at tanging siya lamang daw ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Naka-attract ng media ang paglilitis na ito dahil sa di pangkaraniwang insidente na tila hindi kayang gawin ng isang kabataan at napakagandang tulad ni Julia kung saan sa buong paglilitis ay nanindigang siya ay inosente sa ikinakaso sa kanya ng mga insurance company. Nasentensyahan siya ng 3 taong pagkakakulong gayon din ang kanyang nobyong si Sebastian dahil sa pagkakasangkot nito sa pagpaplano ng kanyang nobya upang makakuha ng instant payout mula sa insurance. Binigyan naman ng 1 taong suspension ang kanyang ama
na kasamang nagdala sa kanya sa ospital. Sa kahit na anong pagkakataon, masarap gastusin ang perang pinaghihirapan at hindi galing sa panloloko at panlalamang sa ating kapwa. Anumang labag sa batas at sa Diyos ay may katapat na parusa. Sana ay kinapulutan natin ng aral ang kwentong ito. Para sa marami pang mapaguluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!